Oh, lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong dinisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naloba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose,
Hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lupain, gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila ay mayroong tagutom na ipinaratang at ipinarating. Itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig na mga punong saserdote at na mga pariseo ang talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin na sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga tao na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Nauso ho at alam, karamihan naman siguro sa atin, alam ang kasabihan na count your ayan, okay, yung nagbuo ha. Count your blessings. At tama naman ho yun. Tinitignan natin kung paano tayo binibiyayaan ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Pero minsan, pumapasok pa rin sa atin yung inggit at pagiging ganid. Sa unang pagbasa, narinig ho natin ang kwento kung paano ang mga kapatid ni Jose ay may inggit sa kanya. May galit sila sa kanya kasi naiinggit. At ang ugat ng inggit ay when you count others' blessing. Tinitignan mo kung paano pinagpapala ng Diyos ang ibang tao. Kaya ka naiinggit. Tinitignan mo ang kanilang kabutihan at kagandahan. At tinitignan mo, ay, wala ako niyan. Naiinggit tuloy tayo. Pero magandang paalala sa atin na tayong lahat ay binibiyayaan ng Diyos. Iba-iba ang biyaya ng Diyos. Hindi pare-pareho. Iba-iba ang bigay sa atin ng Diyos. Iba ang talento ng isang tao, iba ang talento niya, iba yung biyaya mo, iba yung biyaya ng ibang tao.
paano ka nga binibiyayaan ng Diyos. At mawawala lamang ho ang inggit. At minsan ay ang ating pagiging ganit at sakim, kung titignan natin na sa buhay natin, kahit kailan ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy niya tayo binibiyayaan. Minsan nga, ang biyaya ng Diyos, higit sa expectations natin. Minsan nalulungkot tayo kasi hindi nag-fit sa gusto natin. Hindi nag-fit sa inaasam natin. But the Lord has to offer us is much more than we expect. Ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin ay higit pa ho sa inaasahan natin o inaasam natin. Maganda ho mapansin ito bilang pagsagot ho natin sa problema na ibinibigay sa atin ng mga pagbasa. Inggit at pagiging sakim at ganid. Tulad ho ng mga taong ipinaalaga ang ubasan, ano ang ginawa nila? Inangkin. At ang taong nang aangkin ng hindi kanya ay nag-uugat sa pagiging ganid. I want more. Hindi na nakokontento sa kung ano ang meron siya. Bakit? Saan nag-uugat ang pagiging discontented niya sa buhay niya? Kasi tumitingin sa biyaya ng iba. Buti pa siya. Eh, ako kulang pa rin. Sige, I want more para parehas kami. Kaya maganda rin ho sa araw na ito, tuwing Biyernes po ng mga panahon ito ng Kwaresma, ay tayo ho bilang mga Katoliko ay nag-o-observe ho ng tinatawag po nating abstinence. Ano ho bang abstinence? Ang pagliban natin ng pagkain sa karne. Manok, baboy, baka. At anong gagawin ho natin? Hindi lang tayo basta liliban sa pagkain ho nito, kung hindi, liliban sa pagkain at ganun din, ang pera ay ilalaan natin para sa iba. Kaya ho, ang Biyernes ay hindi lang po araw na niyayakap natin ang pagsasakripisyo, kung hindi niyayakap din natin ang pagiging mapagbigay nating Kristiyano. We also grow in charity. Pagiging mapagbigay natin. Kaya ho, ang yayakapin nating sakripisyo ay nakalaan din para sa ating pagiging bukas palad sa kapwa natin. Na tayo din ay pwedeng maging tanda ng biyaya ng Diyos. Binibiyayaan tayo ng Diyos sa kahit anong paraan. May iba-ibang biyaya ang Diyos sa atin. At mula sa pagiging binibiyayaan tayo ng Diyos, nagpapasalamat tayo at nakokontento tayo sa lahat ng kanyang bigay. At mula sa pagtanggap ng biyaya, sana ho tayo mga Kristiyano ay maging daluyan din po ng biyaya ng Diyos. Para sa atin, ang hangad natin ay blessing. Ang hangad natin ay biyayaan tayo ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng kung ano-anong ilalagay sa katawan para tayo ay para lumapit ang blessing. Kusang ibinibigay ng Diyos yan. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Sa tindi ng pagmamahal niya, binibiyayaan tayo ng Diyos. Wala na tayong kailangang ibang gawin. Isa lang ang gagawin natin, makinig sa kanyang salita at tumugon sa kanya ng buong puso. Wala na tayong kailangang isuot na sasabihin, lalapit ang grasya ng Diyos. Hindi. Scam ho yun. Kasi ang grasya ng Diyos, kusang ibinibigay niya. Dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa atin. Kaya ho, ang Diyos, patuloy tayong pinapatnubayan. Ayon
sa ating pangangailangan. Hindi sa gusto natin, kung hindi, God gives more than we ever expect. Kaya maganda kong tignan din sa buhay natin, paano ba ako binibiyayaan ng Diyos? Kahit sa simpleng detalye, how is God blessing me today? How has God blessed me today? Kung ganun po yung gagawin natin, ang puso natin ay napupuno ho ng pasasalamat. Wala na tayong kailangan tignang inggit. Hindi natin kailangan tignan ang kapwa natin na binibiyayaan din naman ng Diyos. Sapat nang makita natin paano ako binibiyayaan ng Diyos. At yun lang, isang dahilan na para magpasalamat sa Kanya. Ang Diyos binibiyayaan tayo at tayo rin ay daluyan ng biyaya ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagdinilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangan mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Ang itugon ho natin, Panginoon ng ubusan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubusan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas, at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming mais sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patawad mo kami paintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami hadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalooban mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ingalay, ang lahat ay bibigay, puso ko sa'yo lamang. Habang buhay, Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo. Mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay purihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan ko ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umangasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming papababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ikay
kasama ko ang samok at nasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod tayo at dasalin po natin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tungayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan. Jesus, nabutihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong ang aking puso ay buhay na buhay mong madamang nakatitik sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagabag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabagkas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus, nabutihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.